So welcome back guys to my channel. For today's video is kinolekta ko na lahat ng mga makeup ko from Sansan. And then ang gagawin ko is full face using Sansan products. So kung interested kayo sa video na ito, then keep on watching. So first of all, ang gagawin ko is kukunin ko na itong wow. Itong moisturizer ko na to, moisturizer. Tubig lang to, tapos may kasamang ganito. Ito yung Lux Organic Soothing Gel for All Types of Skin. Aloe vera gel siya. Sabi guys, sa mga napapanood ko sa YouTube, gawin lang daw itong, itong ginawa ko. Pwede na daw ito pang set ng makeup. Actually, ginamit ko na siya sa pang prime. Okay naman. So, pero ginagamit ko rin siya before and after sa makeup. So, ayan. Mag-proceed na tayo doon sa video. So, doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Sansan, nabibili siya doon sa HBC outlet. Sobrang affordable ang makeup nila doon. As in, laging may sale. As in, most sa mga nabili ko mga makeup dati is mga 20% off, 50% off, mga ganun. Meron akong dalawang foundation. Ito yung Sansan. Wait lang. Ayan. Meron ako itong Sansan High Definition Foundation, Vitamins A, C, and E, SPF 30. Ito yung Sansan HD. So, sabi nila, maganda daw to foundation na to. Kinukompare siya dun sa Makeup Forever. And then, mas maganda pa daw to. Hindi ko pa kasi natatry yun, pero sa lahat ng mga foundation ko, ito yung sobrang ganda talaga ako. Then, isa pang foundation, ito yung Sansan. Ito yung dati nilang, ano, ito yung dati nilang foundation. Ito yung Sansan Matte Finish Liquid Foundation. SPF 15 lang siya. Ito is 30. Hindi siya tama. Dark to. Sobrang dark. Ito naman, sakto lang. Sobrang sakto niya sa skin ko. Pag kinumbay ko sila, magiging matte. So, ito na lang yung gagamitin ko. Pinakita ko lang talaga tong foundation na to. Natry ko na to. Maganda rin yung coverage niya. Full coverage siya. Full coverage siya. Pero, tumatagal lang yung coverage na yun ng mga 3 hours, 2 hours, tapos mawawala na rin siya. Parang ito din, pero ito tumatagal to ng 4 hours, ganun yung coverage niya. Nagustuhan ko to kasi maganda siya sa skin ko. Hindi naman ako nagkakatigyawat or something na nag-i-irritate yung skin ko. Maganda rin siya sa camera kapag nag-picture ako. Guys, hindi to first impression ha. So, lagay ko na lang siya dito sa back of my hand ko. So, ayun. Oh, shit. Parang may mga lines kapag ginamit mo yung brush. May nakikita niya ba kayong difference? So, yan. Parang nag-brighter ito. Tapos may coverage na siya, diba? Gagamitin ko lang siya to apply my foundation. So, ayan guys, tapos ko nang ilagay. And then, pagtitingin ako sa mirror, ganyan. Wala naman ako masyadong makitang difference. Although meron, itong side na to, eh, syempre, mas fuller yung coverage na kasi nga brush yun. Ito kasi pag damp sponge or sponge is nakukuha niya yung coverage or nakukuha niya yung product. Next na gagawin natin is the concealer. So, ito yung shade niya, Almond. Ayan. Tinitwist siya para makuha mo yung product. Marami na to. Sobrang onti lang guys ang kailangan nyo ha. Gusto ko pang bumili ng concealer nila pero yung shade na beige kasi yun yung shade ko talaga. Eh nung time na yun wala yun. Ito yung binili ko. Ito ganyan. Ang pink niya gagamit ako siya ng sponge. Alam ko sobrang cakey din ito eh. Ay sobrang ang hirap niya i-blend, nakita nyo? Parang na-brighten up na lang. May coverage siya pero hindi ganun kaganda kasi nga sponge yung ginamit. Kapag naman kasi ka may gagamitin mo, Diyos ko po, mamamatay ka. Guys, sa mga hindi nakakalam, yung
yung skin type ko is dry skin. So kahit hindi na ako mag-powder is okay lang. Actually, wag na nga ako mag-powder. Sige, wag na. Kasi ayoko rin, gusto ko rin ng may dewy-dewy effect ko, no? So let's proceed dun sa ating kilay. Wala naman nata silang, may pencil ba sila dun? Parang wala. Ito, ito yung, hindi ko naman siya halatang favorite, di ba? Kasi na-hit ko na yung pan. Unti na lang ubos na siya talaga. So, gagamit lang ako ng brush. Sira na rin siya. Gamit lang ako ng brush. And then, apply ko lang siya. And sobrang powdery niya. Ilalagay ko lang siya sa aking kilay, then I'll be right back. So, ayun guys, hindi ko na masyadong pinarfect yung kilay ko kasi hindi ko kasi siya binasa. So, parang powder lang yung ginamit ko talaga. So, hindi siya on fleek. Kasi gusto ko ngayon sa video na to, is sobrang simple lang talaga ng kilay ko kasi mamaya gagandahan ko yung sa mata. Kasi yun talaga yung gusto kong gandahan ngayon. So, wala akong biniling eyeshadow palette sa kanila. Pero meron talaga silang eyeshadow palette. Gagamitin ko lang ngayon is itong powder din. Gagamitin ko lang din siya. Itong shade na to. Itong parang coffee brown. Hindi ko siya masyado nagkagamit. Kasi hindi siya bagay sa aking kilay. Kasi medyo may pagka-brown siya. So, ayun. Kita niyo sa mata ko, nagki-crease na siya. My God. So, ayun, ginamit ko lang yung aking foundation na lagay ko na dyan sa inner para maging white. Tapos dito is dark. Yan, ganyan lang ginawa ko. Then, magmamascara na tayo. Ang mascara ko is galing from Sansan din. Ito, galing from Sansan. Ayan, kita nyo yung ilalim ko, lower lash line. So, ayan, ganyan lang. May pang curl din ako dito from Sansan. So, 60 pesos lang ito. Ayan. Kita nyo. Gagawin ko lang iba kong makeup. Then, I'll be right back. So, ayun, pinang-contour ko na din siya. Tignan nyo, oh, naging define. Lalo yung tanga ko. Hindi ako nagko-contour dito kasi ang payat ko na. Mumukha akong tanga. Ayan, na nose contour ko na din. So, ang lipstick ko is the Creamy Matte Lipstick in the shade Nude Brown. Makikita ba? In the shade Nude Brown. Ito yung feeling yung favorite kong nude na color na lipstick ko. Mukha siya natural kasi talaga. So, ang sarap pa niya. Tapos ang bubble gum. Sobrang ganda. Ito kasi pang everyday look siya. Pang pwede rin siya sa gamitin sa pag may party or on the go makeup. Pwede siyang ganun, di ba? Ang cute. So, tatapusin ko lang yung makeup ko. Then, I'll be right back. So, ayun guys, na-finalize ko na yung aking look. And then, naglagay lang ako ng falsies. And then, naglagay lang ako ng contact lens. So, ayun na nga. So, sa foundation, ang masasabi ko lang dito sa aking foundation na to is, marirecommend siya sa mga student kasi nga sobrang ganda niya. Sobrang, kung marami kang tigyawat, matatakpan niya naman. Pero, huwag kang umasa sobrang takip kasi medium coverage lang siya. Magkaiba yung medium sa full coverage. So, ang next, sa concealer, siguro pass ako dito. Hindi ko siya nagustuhan. Never ko itong magugustuhan.
kasi mayroon akong favorite concealer is yung Fit Me Concealer. Ito kasi is, ang range ng ano nito is 170 plus, ganon. Di ko lang alam, pero ganon yung pagkakatanda ko sa kanya, 170 plus yung price niya. Kung ako sa inyo guys, bumili na lang kayo ng Fit Me Concealer kasi 200 pesos lang yung Fit Me Concealer. And mas maganda yun, mas matatakpan niya talaga, walang cakiness, caking na nangyayari sa aking under eyes. So, ito, isa to sa pinaka-favorite na makeup ko. Nagamit ko siya sa eyeshadow, nagamit ko siya sa brows, nagamit ko siyang pang contour. So, di ba, ang ganda-ganda. As in, 3-in-1 na siya. Hindi mo na kailangan pumili ng pang contour. Hindi mo na kailangan pumili ng eyeshadow palette kung nag-umpisa ka pa lang naman sa makeup. Eh, di mo naman kailangan... Ano ba? Hindi mo naman kailangan bumili ng mga mamahaling mga eyebrow powder kasi nga ito, 120 plus lang to, alam ko pagkakatanda ko. Ito, sobrang ganda nito. Please get this mascara. I know, sobrang ganda-ganda nito. Sobrang holy grail niya. Siguro bibili pa ako ng isa kasi ubus na to. Mauubos na siya. Ngayon ito, maganda din siya. Sobrang ganda niya. Yun lang yung ma-share ko sa inyo sa ngayong video na to. And thank you pala dun sa mga taong hindi nag-unsubscribe sa akin kahit sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-upload sa YouTube. So, asahan nyo guys na mas dadami pa yung mga videos ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video and see you on my next one. Bye!